Hi, hello, and welcome to another episode of Kuya Dev Tidbits Podcast. I am Rem, and I am your Kuya Dev. I know the answer to this question, but I just want to throw this question out. Have you ever felt na parang hindi ka makapag-desisyon kasi ang dami-daming options? Again, I know the answer. Na most probably, no. Wala atang taong hindi nakaranas nito. Yung tipong hindi ka makapag-decide kasi gusto mo lahat ng options, or you know, kunyari sa 10 yung options, lima yung gusto mo. Na hindi ka makapili kasi pagka pinili mo yung isa, mafo-FOMO ka dun sa iba na parang you lost out dahil pinili mo tong option na to. And this is very prevalent, lalo na sa niche ko, which is career shifting, na madalas siyang itanongin ng mga career shifter, ano ba yung magandang course sa mga course na to? Ano ba yung magandang piliin? Or ano bang tutorial yung dapat kong kunin sa 10 tutorial na nandito? Or on a larger decision is one of the larger decisions is anong track nga ba yung gusto kong tahakin sa tech industry, like web development ba, mobile development ba, backend, frontend, this UI UX designer, marami yan eh. And ako rin, syempre, nagdaan din ako dyan kasi, diba, lalo na nagsisimula ako, wala naman taong nagbibigay ng insights sa akin. Wala akong napagtatanungan na ano nga ba ang dapat gawin. And when I was starting out, you know, kung ano-anong pinag-aaralan kong tutorial din, tapos patalon-talon ako. At least nakapagsimula ako, but hindi ako umuusad. And there came a time din, or there came situations din na hindi talaga ako makapag-decide kung alin yung ano ko. Hindi na lang gagalaw, di ba? And it's a far worse situation to be in. Yung ang dami magandang option, pero hindi ka naman umuusad. No? Parang sayang lang rin. Kung pumili ka man lang sana ng isa, and you took action and you got started, siguro nakausad ka na, instead of being paralyzed trying to make that perfect decision. At yun ang pinaka malaking bagay na dapat nating bitawang lahat dito sa dev industry or tech industry is that notion of being perfect. That's another topic, but it really jives into our current topic here na the main reason why people are being paralyzed or get paralyzed with making a decision that has a lot of good options, nang pipili ka lang na isa, is we want to make that one perfect decision. And there's never going to be a perfect decision. Laging may trade-offs yan. Pag kinuha ko to, maganda nga, pero, or ito, itong isa kukunin ko, mas maganda, pero, lagi may pero yan. So, takot tayo na parang, one, ma-miss out yung advantages ng other options, and two, na baka magkamali tayo dun sa decision natin. Which is, valid. But then again, when you're not making that decision and moving forward with a decision, hindi ka umuusad. And yun nga, it's actually way worse.
than making just even a random decision. You know? Yung parang, sige, 10 yung pagpipilian natin, pili ka lang na isa at random. At least umusad ka, di ba? Gumagalaw ka. As opposed to not actually making any decision, and kung saan ka nagsimula, andong ka pa rin weeks, months after. Ano nga ba yung sabi nila pagka, ano, when making a decision to learn something, parang, actually, nangyari sa akin to, ano lang eh, nitong past year lang eh, na, past couple of years, na I wanted to learn another language. Pero natatakot ako nung ano, aralin. At which language do I choose? Diba? Ang daming languages. Ang daming gustong aralin. Japanese, Chinese, French, German, name it. So I ended up not learning. And I realized na a year after, if I made that decision a year before, a year after, may natutunan na ako kahit papano na isang language. But because I didn't make a decision, that whole year, I didn't learn anything. No? Yung goal ko na matuto ng foreign language, I wasn't even close to that. Let alone na parang ano eh, na parang move an inch towards that goal. There was no movement. Kung saan ako nagsimula a year before, or last year, andun pa rin ako ngayon. So, sabi ko nga, actually, na binabanggit din ng ibang tao to, is whether or not you decide today, no, a year after, or yeah, sabi natin, a year after, 1 year will still have passed. Ang difference na lang, if in 1 year, yung decision mo, nagbunga na, or hindi ka nakapag-decide, wala nangyari, di ba? So, yun nga, this year, nung start of the year, sabi ko, mag-aaral talaga ako. I chose French and I enrolled I downloaded an app. Tapos araw-araw halos I tried to devote around 10 minutes of my time just learning that language. I tried to learn French. I'm trying to learn French currently. Bakit? Wala lang. Very random, no? Na nagkataon lang na may mga plans kasi ako na i-discuss ko siguro some other day in some other episode. I have plans na medyo nag-align din yung pag-aaral ng French. Although, baka di ko rin magamit, but, you know, you never know. So, yeah, I'm trying to learn French now. At ang iniisip ko, whether or not I decided to learn French at the start of the year. Ano na ba ngayon? August na, di ba? 8 months has passed. That 8 months will pass. Whether or not nag-decide tayo kung anong gagawin natin within that 8 months. Gagalaw at gagalaw yan. Iiwan ka ng passage of time. So better make that decision na and let time, you know, compound. Yung learning mo kahapon, and learning mo last week, learning mo last month, those learnings will compound. And 8 months, medyo, hindi pa rin ako, magaling, of course, hindi pa rin ako, sa French. But I could, medyo na, naka-context clues ko na kahit papano. Versus, at the start of the year, na wala talaga akong kaalam-alam. Zero knowledge sa French. And most especially, a year before that, na hindi ako nag-decide kung alin yung pipiliin kong language to learn. So, yun nga. Sobrang random nun. Walang
halos hindi ko na pinag-isipan kung alin yung aaraling kong language. Basta pumili na lang ako. O, sige ito, French na lang, di ba? Bahala na yung ibang languages. Aaraling ko na lang after, di ba? Masimulan ko lang. So, ganun din sa mga aspiring tech professionals dyan na they want to shift into the tech industry na nagtatanong kung ano nga ba para sa akin. Tapos hindi ka talaga makapili, you don't know kung alin yung gusto mo. Kasi syempre, hindi mo pa natatry lahat eh, malay mo ba? Diba? Iba yung binabasa mo lang eh. Iba yung binabasa mo lang sa na-experience mo na talaga. You have to try. You have to pick one. Siguro, safest bet is yung mga medyo sikat. Front-end development, back-end development, anong language, pili ka lang ng medyo matunog, kahit ano. You will never go wrong. Kasi, kung ano man yung matutunan mo dun sa pipili mong track, it will translate well naman. Kapag sabi mo, naisip mo na, oh, hindi ko pala trip to. Lipat kaya ako. Kasi, when you try, when you, kapag andong ka na talaga in the thick of things, doon mo malalaman kung para sa'yo ba talaga to eh. Kung talagang interesado ka doon sa inaaral mo eh. Kapag yung medyo, parang ayoko yata to. So, try ko naman tong isa. So, that's not a failure, by the way. Ngari, inaaral mo, mobile development, iOS. Tapos hindi mo natripan. O, napagtanto mo, hindi pala to para sa akin. Is that a failure? No, that is not a failure. You tried and you discovered na hindi para siya, pala siya para sa'yo. That is a success for me. That's not a failure. It's a success because ngayon, alam mo na kung alin yung hindi para sa'yo. Di ba? It's iOS development. Hindi siya para sa'yo. You have eliminated one of the choices. So, pwede ka nang pumili ngayon ng another choice. And maybe that choice is a better choice or it's better suited for what type of person you are, no? Tapos lalabas pala UI UX developer ka, you would never know if you didn't try an option beforehand, no? Doon mo lang talaga malalaman yung mga yan. Magsasangayan eh. Habang andong ka, inaaral mo yung mga bagay-bagay, magsasangayan, madidiscovery mo yung mga, uy, may ganto pala. Ah, may ganto pa, may ano pala, may mga hindi pala mga gandang bagay dito. Mas matutuklasan mo pagka sinimulan mo na. Again, ito yung pag-aalo lang ha. Pagka paralyzed ka lang doon sa decision mo, talagang hindi ka makapag-decide. Pero sa mga taong alam na nila yung gusto nila, syempre, kunwari, client ka in design at gusto mong pasukin yung UI UX, go ahead, di ba? Parang madali na para sa'yo yung decision. But for people na hindi talaga alam kung alin yung gusto nila, no idea, just try one, di ba? Try one, baka magustuhan mo, baka hindi. Pag hindi, lipat ka. Try mo na naman yung iba. Of course, hindi porke nahihirapan ka, hindi ibig sabihin nun, hindi na siya para sa'yo. Ibang topic na naman yon. But of course, tignan mo rin kasi, maraming factors yan eh. Ang hirap i-cover sa isang episode lang. Tinatry ko per, bit by bit per episode. Pero ganun. I hope I'm making sense. Na, if you're presented with a decision na maraming options na maganda, tapos wala kang mapili, just pick one at random and take action and just get started. Get started with it. No? Ang maganda ron sa mga options na yan, madalas naman kasi yan, they are related naman usually. Eh. So, even if you choose one and you discover na parang hindi pala to yung magandang choice, pagka lumipat ka sa iba, yung mga natutunan mo doon, yung mga learnings mo doon
sa decision na yon or dun sa option na yon, they will translate well into the other options na kukunin mo, no? After ditching that other or that first option. Like, no, sabi ko nga, great example, na very recent lang talaga sa akin, is about learning a foreign language. Siguro kung dong last year pa lang nag-aaral na ako, medyo nakapagsulat na siguro ako in French, di ba? Di ko alam eh, kasi I didn't try. Medyo natakot ako na parang baka pag inaral ko to, hindi ko na, mas kailanganin ko pala, Japanese pala, parang gano'n. But you know, hindi rin naman ako nag-aaral ng Japanese. So di pa rin ako marunong mag-Japanese. I ended up learning nothing. And siguro saka ano rin ma-apply niyo rin yung ganung ano eh gantong decision making sa outside the tech industry or outside career shifting. Ma-apply niyo rin yan tulad yun nga yung sabi ko nga kanina about foreign language. And pagka nasa ano na kayo, pagka tech professional na kayo, there will be times na lalo na pagka senior ka, there will be times na kayo yung magde-decide kung ano yung tool na gagamitin. Di mahirap na, di madaling decision yun, no? Finding a tool. But I would suggest, ako, ito ginagawa ko pagka naghahanap kami ng bagong tool, is just to find or get that very, the most popular tool out there. Try to learn it, try to adopt it, and see if it works for our use case. And all again, not because something is popular, na mga tulad ng mga library, frameworks, not because it is popular, it doesn't mean that it's the best tool for what your project needs, no? And may mga nangyaring ganyan sa amin sa career ko so far na talagang kinuha ko lang muna to yung pinakasikat, then titignan ko kung bagay ba to dito. Tapos there are times talaga na hindi pala, may mga ganito to eh, may mga trade-offs to na ganito ganyan eh. So pagka ganun, I try another tool na siguro yung second best or second most popular na tool, and try kung ito naman mas babagay dito sa current project na to. And yeah, it will end up na parang, nga, may mga trade-off na pag pinili mo, nag-decide kayo, ito na yung gamitin natin. May mga trade-off na, may ganito pala, habang, kunyari, kalagitnaan ng project, di ba? May ganito pala. But still, lalo na sa tech, a lot of these tools are, ano lang eh, they all come with trade-offs eh. Ang titignan mo na lang kung alin yung trade-off na kayang itolerate ng system nyo in your business case. So, wala naman kasing tool na perfect eh. Yun nga. In tech, bumalik na naman tayo, di ba? In tech, there's no such thing as a perfect. Or, there's no such thing as perfect. Good enough is good enough. So, may mga ganun na decisions, kunwari, itong tool na to, may mga trade-offs nga, but compared doon sa trade-offs nung una natin pinili, mas tolerable naman to sa use case natin. Usually, ganun yung magiging ano namin, decision point. Personally, decision point ko, sasabihin ko na lang sa rest of the team na, okay, may trade-off to na ganito, but we can work around it. As opposed to yung unang pinag-iisipan natin na may gantong trade-off pero ang hirap laruin ng trade-off niya. Mas gusto ko na to, parang gano'n. So, yeah, I hope I'm helping people who are in that situation na nahihirapan mag-decide. Just get started, man or woman. Just get started. Make progress.
Huwag kayong gumaya sa akin na may mga times na hindi umuusad. Di ba? Sayang yung oras. Yeah, this is the 10th episode. So, season finale na. Starting next episode. Two episode season finale. So, I'll be interviewing another career shifter. Dating music undergrad. Hindi siya natapos sa music. Went straight to learning how to code. And is now an engineering manager at a Silicon Valley startup. So, hopefully, marami kayong mapulot dun sa usapan namin. And I'm really excited in publishing that those two episodes starting next week. So, patapos na naman ang another season ng Kuya Dev Tidbits. Time flies. Yun nga, di ba? Time flies. So, make that decision na. Huwag na pagpatumpik-tumpik. Delay nyo lang, di ba? Make progress. So, thank you for listening to another episode of Kuya Dev Tidbits Podcast. I am Rem, and I hope to see you again sa next episode. This is going to be another very insightful episode. I promise you. Kung narinig nyo yung, o napanood nyo, or narinig nyo yung episode ko with Jimson Sulit, previous season, you'll like this also. So again, thank you, and see you again sa season finale.